Assembling pencil cut skirt. So first step is the zigzagging all the raw material or all the raw parts of the skirt, like the sides, hemming, also the back slit and zipper. After zigzagging, first step will be stitching the dart like this. Pagsasamahin natin ang dart, kailangan parehas sila right on the markings. Okay, so ito, backing tayo sa kanyang starting up to the point. Kailangan maliit na maliit lang para hindi siya mag-dimple. Yan, check natin. Yan, wala siyang dimple kasi payat na payat. Ayan o. So, apat yun. Dalawa sa front and then dalawa sa back. Next, the back dart. The same way, ganun din. Backing. And then, all the way down, maliit na maliit lang. And then, backing. Yun. Wala siyang dimple. Okay? It's stitching the zipper break to the down to the slit. Ayan. After stitching the zipper break, we stitch naman the slit. Sa slit, first is half inch stitching on the left side. Ito yon. So, i-stitch natin yung left side. Half inch lang, all the way down. Tapos, top stitch natin. Or remove all the excess thread. And then, ito na yung kanyang top stitch. Siyempre, i-massage natin, ihilutin natin, i-flat natin yung zipper break. And then, this is the opening. This is the opening. Right on the opening, tayo magta-top stitch. Lagyan natin ng marking para ma-diretso. Slanting, hindi siya yung diretso. Ayan. So, i-top stitch na natin, backing, until the allowance, yung tinahin natin kanina ng half inch, hanggang doon sa tapat na yun. So, ganyan na. Ayan. Then, backing. Yan, para hindi matastas kapag tayo ay naglalakad. Okay? And the slit ay zipper naman. I-insert natin yung zipper. Ifo-fold natin online and then insert natin yung zipper. Mas maganda. Okay. Then, i-insert natin yung zipper. Mas malaki yung right side. Mas maliit naman yung left side. Okay, so after basting, i-stitch na natin sa machine. Okay, so see to it na maiwasan natin yung metal ng zipper because masisira ang ating makina kapag na tamaan ng karayom. Yan.
backing sa first. And then kapag ka ang head ay matatamaan mo, ibaba mo lang. Then continue the stitching. Pag matatamaan mo na naman ulit siya, o di itaas mo naman para kalumampa. So, right on the opening of the zipper, ito o, markingan natin para makita. Doon ka na magpo-corner. Yan. Pero situit na yung metal ng zipper ay hindi tatamaan. Okay? Go. Matatouch mo naman eh. Yan. One more. Yun. So, naka-overlap yung top. And then, dito sa kabila ay maliit lang ang stitches. Dapat nakukuberan yung kanyang zipper teeth. Okay, then backing. Ayan. Remove na natin yung ating stitches zipper. Remove the basting thread. Okay? So, pag sarado natin, meron pang basting. Pag sarado natin, dapat hindi naka-smile yung kanyang zipper. Yan. Ganyan dapat, ha? And then, kailangan wala siyang kulubot dito sa may zipper break. And tingnan natin, pag spread natin ng allowance, pwede namang plancha lang, pero pwede namang ikakat. Pag kinat natin, halimbawa ganyan, no? Pag kinat natin, huwag namang isasagad. Tapos tatahiin yung kanyang allowance para hindi na naghihimulmol. Ganito, dito sa bandang ito, pa-fold dito, and then dun sa kabila naman pa-ilalim ang kanyang allowance. Kaya wala siyang makikitang allowance. Ganun, no? O, ito yung allowance niya, nasa ilalim. Ito yung allowance nito, nasa ilalim. Then, luto ng istili, ng plancha. And then, doon sa kabila, doon sa right side, doon sa top side, i-close natin. Close ang tawag niyan. Pabaligtad ang tahi. Halimbawa, ito o, pabaligtad ang tahi. Ipo-fold natin sa right side, and then tahi natin sa wrong side. Ayan, following the line. Then, reverse. Bisin natin lagi ang kanyang excess thread, and then reverse. Finish na siya. Yan. Etong excess na to, ilalagay natin sa loob pag nagilip na. And then the other side, yung tinahian natin ng half inch kanina, itatapat lang natin. Check natin kung tapat ng kanyang, ayun o, katapat ng kanyang lines. Okay, itatapat lang natin. Fold following the lines. Ganon. Okay. So, this is our slit at the back. Now, joining the sides. Pair the back and front, right side to right side together. Halimbawa, ito na back, naka right side, di ba? And then, ito naman yung right side ng front. Magkasama silang ganyan. And then, stitch the sides. Situate na ang iyong markings ay magkatapat.
Yan. Okay. And then, waistline. And then, sa hemming, mas mabilis magtapat kapag ka pinagtapat mo na yung itaas at sa ibaba. Ayun. And then, banatin mo lang. Banatan. Tapos, pin. Ayun, shoot, diba? Banatin. And then, pin. Shoot. Okay. Then, start stitching. At the beginning, syempre, backing. And then, i-check natin yung line kung magkatapat. Laging i-check si line top and down kung magkatapat. Yan. O, check natin ulit. Yun. Magkatapat. Okay. May additional tayo na half inch sa ibaba, diba? Huwag na natin i-backing. Okay. So, perfect. Magkatapat yung line niya. Yung stitches at saka yung line magkatapat. Next, dito naman sa kabila. Ulit natin. Magkatapat yung marking, put pins, and then put the needle on the starting point, backing. Pwede naman na hindi na tayo magpin, I show you how. Basta kinukurot mo yung kanyang marking, ayun, marking to marking. Marking to marking. Ayan. Dapat magkatapat ang lines. Okay. Okay. So, we're done on the body. Yan. Back and front. Joined together. Put aside. Then, we'll start the waistband. Ang waistband, ang pag-tahi ng waistband ay ganito. Dito tayo dadaan sa puti. Yan, ha? From the start all the way ganyan. Assuming na nailagay na natin, naikabit na natin ang kanyang inner lining or waistband. So, end to end itatahin natin. After na marking, ito ang kanyang paglupi ha, para hindi tayo magkamali. Babalutin natin yung puti at tapos i-reverse natin ganun. Kailangan sagad na sagad ang kanyang waistband and then stitch backing together, backing sa end and beginning. After that, reverse. Yarina. Ayan, Yarina. Magkabila. Magkabila, i-reverse. Ipo-point natin yung dulo para maganda. Yung measurement nito ha, tatandaan. Waistline measurement plus 2 and 1/2.
allowance for the hook and eye. After that, itatahin natin yung top part. See to it na naka-flat mabuti. Ayan o. Flat na flat doon sa kanyang waistband. Exact. And then, top stitch. Ayan o. Naka-flat mabuti. Flat na mabuti. Diretso lang ang kanyang stitches. Dahil kung ano ang laki ng stitches mo dito sa itaas, sa top part, ganun din dito sa top part, magkasing laki ang stitches nila doon sa ibaba. After that, measure marking the waistband. Ganito, oh. Dito tayo mag-attach. Mamaya, pag nag-attach tayo sa body, diyan tayo dadaan. Kaya, imamark natin right on the top part of the waistband. All the way. Imamark natin para alam natin kung saan tayo magtatahi mamaya. Okay? Then, ready na tayo for attaching waistband. Paano ba mag-a-attach ng waistband? First, yung sides natin ay i-open natin. Open allowance. Ganito yon. Ita-triangle natin. Ayan. Para hindi bubukol sa hips mo pag isinuo. And then, stitch. Ayan. Pareha sila both sides, ha? Left and right. Ito naman yung kabila. Instead of using pins, itahi mo na agad. Ayan. Maliit lang, ha? Okay. And then, i-attach na natin ang ating waistband. We will put markings katulad nito para alam natin kung saan tayo mag-attach. At saka, kailangan magpantay. So, start natin when we attach the waistband, we have to start on the wrong side. Ganyan, o. Backing. And then, yung ating dart, ito, yung dart, ipapaling natin papunta sa sides. Okay? And then, yung marking natin ng waistband at saka marking natin sa skirt body, kailangan magkatapat. Oh, ito na yung side. Open allowance. Oh, ito na ulit yung ating allowance ng dart. Ipapaling natin papunta sa side. So, ito ulit yung ating dart, paling na naman sa side. And then, sa side natin, open allowance.
ulit papunta sa sides. Okay. So meron tayong sobra allowance natin for hook and eye. I-check natin kung pantay sila. Lagi niyong iti-check habang hindi pa na itataob. I-check agad ang kanyang waistband kung magkapantay ba. Isasarado natin ang ating zipper and then check natin kung magkatapat ba. Yan, magkatapat. Itaob na natin. Basta susundin yung marking, magkakatapat yan. Lahat ng mga excess allowances, ilalagay natin sa loob. Yan. Haplusin mo lang, pumupunta na siya sa loob. Okay, yung laki ng stitches natin kanina sa itaas, ganun din sa ibaba ng waistband, okay? Tuloy. Ganyan lang, oh, haplusin mo lang, pupunta na siya sa loob. Kailangan walang nakalabas na mga sinulid. Nandoon lang siya sa itaas ay sa loob, inside. Yan. Walang excess. Okay. Okay, check natin kung kapantay sila. Yan, pantay. Trim na lang yung mga excess thread. And then, marking natin for the hook and eye. Ganun natin, oh. Hook and eye. Ito yung mahaba. Ito yung hook. 1/4 away from the ends. Para hindi nganganga yung ating hook. And then, finishing na tayo. Finishing, fold the hemming following the lines and then put pins to secure
Ito yung kanyang line. Ayun. Put pins to secure. Ito. Start ulit tayo doon sa side, open allowance, and then fold following the lines. Ayan o, yung line. And then, ipo-fold natin. Put pins to secure. Ayan. Then, sa center naman. Following the lines.